mani-magnet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang gagamitin naman natin ngayong pampaswerte ay walang iba kundi ang asin. Alam nyo bang sa pamamagitan lamang ng asin, marami tayong pwedeng magawa upang swertihin? Iwiwisik mo lang ang asin, instant money ay makakamit at makakamtan mo sa buhay. Marami talagang bagay at pampaswerte ang nagagawa ng asin. Kaya't kung nalalaman nyo lang yan at kung nagagawa mo ang isang ritual gamit ang asin, tiyak na ikaw ay seswertihin. Kung paano, ito ay ituturo ko sa inyo. Kaya't kung hindi pa kayo nakakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At huwag kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga ka-money magnet! Ba mga ka-money magnet na ang asin ay talaga namang sagrado. Marami na ibibigay na pampaswerte ang asin sa ating buhay. Meron nga lang itong pros and cons. May mga pros and cons, ibig sabihin ng pros and cons, advantage and disadvantage ng paggamit ng asin. Meron kasing maling pamamaraan ng paggamit ito kung kaya't minamalas. Kaya't alamin natin ang mga dapat at hindi dapat gawin sa asin. Una, huwag na huwag kang maghahagis ng asin, lalo na kung galit ka sa kaaway mo. Pero pwede mo namang iwisik to para pampaswerte kasi magkaiba ang pagwiwisik at paghahagis. Kaya't ang term na paghahagis ay mali na ginagawa sa asin dahil magkakaroon ka ng gapa. Ibig sabihin ng gapa ay kamalasan o karma. Pag naman iwinisik, ito ay swerte. Magkaiba kasi ang iwisik at ihagis o isaboy. Kaya't ang pagbubusik ng asin ay okay lamang. Ngunit ang pagsasaboy o pagtatapon ng asin ay hindi okay. Kaya't ang gagawin natin ngayon ay pagbubusik. Huwag mo rin gagawin sa asin na habang kinagamit mo sa isang ritual ay talaga namang dinudurog mo, nilalamutak mo o hindi mo nire-respeto. Ang asin kasi ay sagrado. Kailangan bigyan mo rin ng paghalang habang ginagamit mo sa isang ritual para sa ganun maging mabisa ang ritual na ginagawa natin. At syempre, huwag na huwag niyong hahayaan ang asin ay mababasa o matutunaw. Kung kaya't kapag naglagay kayo ng isang asin sa isang lalagyanan, kahit anong ritual pa yan, kinakailangan nyong bantayan. Kapag ito'y natutunaw na, kinakailangan nyo ng palitan. E paano naman kung iwinisik mo lang, hindi mo mapapansin natutunaw? Kapag iwinisik mo lang, ang asin ay wala namang magiging problema dahil hindi naman ito magkukos ng pagkatunaw sapagkat ito ay tiny parts lang ng asin na gagamitin natin. At hindi naman tayo gagamit ng maraming asin kung kaya't hindi ito magiging sanhi ng pagkatunaw nito. Kaya't pwede natin itong gamitin sa pagwisik at hindi naman ito magiging maapektuhan ang ritual na ginawa natin at hindi naman tayo mamalasin. Kaya't simulan na natin ang mga ritual gamit ang asin para tayo ay swertihin. Ang unang ritual na gagawin natin ay tinatawag na pampaswerte o pampabuenas sa lahat ng ating lakad o lahat ng ating gagawin. Kung ikaw ay isang estudyante at gusto mong palagi kang sumikat sa eskwelahan o kaya naman ay makilala ng iyong guro, kinakailangan din na ang sapatos mo ay lagyan o bisikan mo ng asin para ikaw ay makilala at sumikat sa inyong school. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho at nais mo ng promotion o kaya naman ay gusto mong magtagumpay sa iyong trabaho, makilala at maging successful, kinakailangan mo ring iwisik ang asin sa kaliwang sapatos. Kinakailangan ang gagamitin mong sapatos ay ang kaliwang sapatos at doon mo iwiwisik ang asin para na sa ganun, maswerte ang maibibigay nito sa iyo.
kapag gumamit ka ng sapatos o kaliwang sapatos na meron o winisikan ng asin, natitiyak ko sa iyong ang lahat ng iyong lakad ay magiging successful, magiging matagumpay at talaga namang ang success ay makakamit mo sa buhay. Lalo na kung ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, kapag ganito ang ginawa mo, siguradong pasok ka na sa trabahong ina-applyan mo. At syempre, kapag nagwisik ka ng asin, tanggal negatibong enerhiya, tanggal bad vibes, tanggal kamalasan. Kaya't anumang kamalasan ang makasalubong mo sa daan ay hindi ka na maaapektuhan sapagkat ang sapatos mo ay winisikan mo ng asin. Kaya't sorry na lang sa mga negatibong enerhiyang papunta at makakasalubong mo pa sapagkat yan ay walang talab kapag ang sapatos mo ay nawisikan mo ng asin. Ikaw lagi ay siswertihin. At syempre naman, gusto natin ang ating pitaka ay palaging magkaroon ng laman at magkaroon ng pera. Gusto kasi natin na lagi itong may laman para naman tayo ay laging masaya. Kung gusto mo na ang iyong pitaka ay palaging may laman, ang gagawin mo lamang ay lagi mong ayusin ang loob nito. Huwag kang pabaya. Huwag mong hayaang maging burara. Ibig sabihin, kalat-kalat ang mga pera at wala sa ayos. Kinakailangan kasi kung gusto mo rin na magkaroon ka ng blessing, una mong ayusin ang iyong pitaka para magkaroon ng maraming pera. Pagkatapos niyan, ay wisikan mo pa yan ng asin. Huwag naman masyadong marami. Konting wisik ay okay na. Bakit ba natin kinakailangan wisikan ng asin ng ating mga pitaka? Sapagkat una pa lamang ay sinasabi ko na ang asin ay pantanggal negatibong enerhiya, pantanggal ng bad vibes. Kaya't anumang bagay na mayroong bad vibes o negatibong enerhiya sa iyong pitaka ay matatanggal at maaalis natin sa pamamagitan ng pagwiwisik ng asin. Kaya't sa pamamagitan ng paggawa mo ito, alis ang mga malas, alis negatibong enerhiya at ang papasok lang sa iyong pitaka ay blessing at positibong enerhiya. Kung kaya't sa pamamagitan niyan, paniguradong palaging may lamang pera ang iyong pitaka. Hinding-hindi ka na mauubusan. Kung sakali mang sunod-sunod ang iyong mga bayarin, paniguradong may darating na blessing na magbibigay ulit sa iyo ng maraming pera. Ganyan ang mangyayari sa iyo, kaya't every time na lalakad ka, every time na may pupuntahan ka, wisikan mo muna kahit konting wisik lang ang pitaka mo. Para ibig sabihin niyan, transaksyon mo ay maging successful, blessing at pumasok, pera ay limpak-limpak na papasok sa iyong pitaka. Ikaw talaga ay siswertihin kapag ganito ang iyong ginagawa sa iyong pitaka. At syempre, kung gusto mo naman ang iyong tahanan ay maging iwas negatibong enerhiya, iwas kamalasan, iwas bad vibes, ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang basong tubig. Sa isang basong tubig na yan ay wisikan mo rin ng asin. Sa pamamagitan ng isang basong tubig at pagwisik dito ng asin, natitiyak ko sa iyong matatanggal ang lahat ng klase ng negatibong enerhiyang namamayani o naninirahan sa iyong tahanan. Ngunit kinakailangan na ilagay mo rin at ipuesto ang isang basong tubig na may asin sa isang lugar kung sa palagay mo matindi ang kamalasan. Kung meron kang ginagawang bodega sa iyong kwarto, doon mo ilagay ang isang basong tubig na may asin nang sa ganon mawala ang kamalasan dito, lahat ng mga negatibong enerhiya ay maalis. Kung ikaw naman ay hindi mapagkatulog sa gabi, palagi kang nagigising at binabangungot at palagi mo nararamdaman ang anxiety at depression, maglagay ka ng isang basong tubig na winisikan mo ng asin sa ilalim ng iyong kama. Natitiyak ko sa inyo kapag ginawa mo to, ang pagtulog mo ay magiging mahimbing at maganda. Gigising ka na maginhawa. Siyempre, kung sa palagay mo naman ang kamalasan ay nangingibabaw sa iyong hagdanan, maglagay ka nito sa iyong hagdanan para sa ganon ang kamalasan ay mawala sa iyong buhay. Kapag meron ka nito sa inyong bahay, maiiwasan mo ang sunod-sunod na pagkakasakit, maiiwasan ang sunod-sunod na pagkawala ng pera at maiiwasan mo rin ang sunod-sunod na problema sapagkat sisipsipin niya ng tubig na may asin. Lahat ng klaseng problema ay kaya niyang tanggalin kaya't ikaw yung mabubuhay ng masaya, maligaya at maginhawa.
At yun nga mga kamani magnet ang pangpaswerteng dapat nating gawin sa asin. Kaya kung ikaw ay isang taong naniniwala sa pangpaswerte, ay gawin mo na ito. Ngunit tandaan na ang mga bagay na ito ay magsisilbing gabay lamang. Palagi pa rin nating samahan ng pagkilos para lalo tayong magtagumpay. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. And thank you very much mga kamani magnet.